Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, November 16, 2021. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, dito nga po sa may silangan ng ating hinatuan na Surigao del Sur. Ito nga po ay nasa layong 335 kilometer ang layo po nito sa east-southeast ng hinatuan Surigao. At ito naman po ay mababa ang chance na maging isang ganap na bagyo, or ito nga po ay tatawid ng ating landmass ng Mindanao bilang isang low pressure area, at ito po ay mapupunta dito sa may Sulusi as low pressure area pa rin. Sa ngayon po nakakapekto nga po, no, yung kaulapan ng low pressure area sa malaking bahagi ng Palawan at ng ilang bahagi ng Visayas. At meron pa rin tayong isang minomonitor, ano, gaya nga po nung ating Sabans weather forecast, na isang low pressure area po na nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, nasa eastern section po yan ng Mindanao. Ito nga po ay inaasahan natin tong low pressure area sa labas ng bansa ay papasok ng ating power line ng November 17 or 18. Ito nga po ay magpapasok na po sa ating Philippine Area of Responsibility. Ito po ay may tsansa, or ito po ay may posibilidad na maging isang tropical depression pag pumasok po sa ating bansa. Check po muna natin sa ating satellite image yung mga lugar na posibilidad na makakaranas ng mga pag-ulan. Kung mapapansin nga po natin, ano, yung makakapal na kaulapan na daladala po yan or bunsod ng ating low pressure area ay makakaapekto po yan sa malaking bahagi ng ating bansa. Yung Amihan o Northeast Monsoon ay nakakaapekto po sa malaking bahagi ng Northern Luzon. Maging dito po sa Extreme Northern Luzon ay magiging maganda po ang lagay ng panahon, at makakaranas naman tayo, no, ng isolated rain shower. At yung ating shear line naman ay nakaka-apekto sa malaking bahagi ng Southern Luzon. At kung mapapansin nga natin, ano, may mga posibilidad na pag-ulan dito po sa may Tugigaraw, sa may Isabela, at sa may parte ng Pulilio Island. At maging dito po sa Metro Manila, ano, may posibilidad na pag-ulan, at makakaranas din po tayo ng malamig na panahon. Sa may Mindoro naman po, mapapansin natin, ano, na makakaranas din ng biglaang buhos ng pag-ulan, at ito nga po ay hindi naman masyadong magtatagal. Dito naman po sa may Bicol Region, mapapansin natin, ano, makakaranas tayo dyan ng mga pulupulong pag-ulan. Bunsod pa po yan nung kaulapan nitong ating shoreline at yung ating low pressure area. Sa may Visayas naman, kung mapapansin natin, ano, makakaranas ng malalakas na pag-ulan dito nga po sa malaking bahagi ng ating Visayas, sa may Roa City, Cebu City, sa Bohol. Makakaranas din po dyan, pati po sa Dumaguete. At malaking bahagi po ng Kawangkalan. Makikita po natin dito ngayon sa ating satellite image. At dumako naman tayo sa may Mindanao, kung saan nga po makakaranas lamang tayo ng mga pulupulong pag-ulan. At wala namang masyadong malalakas. Dahil nga po ang yung low pressure area dito sa may hinatuan na Surigao, yung kanyang extension o yung trap ng kanyang kaulapan ay umaabot po yan hanggang dito sa may Puerto Princesa, Palawan, ay makakaranas po ng malakas na pag-ulan. Posible nga po dyan yung pagbaha at pag-uho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat yung mga kababayan natin dito sa may Palawan na makakaranas nga po ng masungit na panahon ngayong araw. Check natin sa ating advanced weather forecast yung ating posibleng scenario ng ating minomonitor na ng posibleng bagyo na papasok sa ating bansa. Dito nga po mapapansin natin by November 17. Makita nga po natin, ano, by November 17, ito nga pong bagyo, itong low pressure area ay nakatawid na ng ating landmass.
At mapapansin natin yung isang low pressure area sa labas ng ating bansa ay ito po ay dumidikit na o lumalapit na po sa ating power line. By November 18, mapapansin niya ito nga po ay posibleng nakapasok na ng ating bansa at ito nga po ay isang low pressure area pa rin. At pagdating naman na November 19, makikita natin ito nga po ay mag-intensify into tropical depression. At kung mapapansin natin ano, yung malawak yung circulation nitong nasabing posibleng sama ng panahon. By November 20, makikita nga po natin ano, ito nga po ay nasa eastern section ng Bicol region. At kung mapapansin natin ano, magkakaroon tayong posibleng sama ng panahon dito nga po sa labas ng ating bansa sa may silangan ng Japan. At ito nga po ay magdadala rin ng malalakas na kaulanan at ito nga pong shear line o yung pagbugso ulit ng ating amihan ay may posibilidad nga pong makaapekto dito sa posibleng sama ng panahon. By November 21, mapapansin nga natin ano, posibleng nga na ito ay magkaroon ng landfall scenario. Sa ngayon po, no, ito pa lang po yung available data na nakuha natin dito sa European Centre para po dito sa ating minumonitor na sama ng panahon. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast sa mga posible pa pong senaryo na makikita natin in the next 7 days. Kung makikita nga po natin, ano, meron pa rin tayong low pressure area na nakikita sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dito po nga po yan sa may labas, ay sa may parte ng Mindanao, dulong hilaga ng ating Mindanao. Maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.